isang taon ang nakakaraan nang pumirma si Carl Tamayo sa Ryukyu Golden Kings para sa isang 3-year deal na masasabi natin na isa sa mga best recruits na nakuha ng B-League. Pero sa ngayon na hindi niya pa natatapos ang kanyang kontrata ay biglang nagdesisyon na siya ay umalis ng ball club. Well, sa pagpasok pa lang noon ni Carl Tamayo sa Ryukyu Golden Kings ay medyo kapansin-pansin na parang loaded sa mga bigs ang kanyang napuntahang team. Kaya mapapaisip ka rin naman kung siya nga ba ay napunta sa tamang lugar. Sa unang season niya ay maganda ang pasok ni Carl dahil sila ay nagkampyon. Pero sa kabila noon, siya ay merong limited minutes na 8 minuto kada game and he played for only 15 games. Pero siyempre bilang rookie, mas magandang makita ang next season kung mayroong pagbabago sa kanyang playing time. Well, this year ay meron namang improvement sa oras na naging 12 minutes per game, 7 beses naging starter at meron na siyang 23 games sa 29 games ng Ryukyu. So ano nga bang dahilan kung bakit umalis si Carl? Ayon sa announcement ng Golden Kings ay napagkasunduan ng dalawang kampo na i-terminate ang kanilang agreement. Dagdag ng Ryukyu na hindi madali para kay Carl Tamayo na makakuha ng playing time dahil sa lakas ng kanilang lineup. Walin nga ang sinasabi natin. Ang ibig sabihin nila ng malakas ay loaded na ng position ni Carl Tamayo ang Ryukyu na mayroong 7 player na mayroong forward position at hindi pa kasama ang dalawang sentro. Yes, magaling ang ating kababayan, pero basta rin sa kanilang agreement ay hindi sila ang tamang team para kay Carl Tamayo. Si Carl ay nagpasalamat sa team at sa mga fans na sumuporta sa kanya along the way. Naniniwala ang team na makakakuha si Carl Tamayo ng isang ball club na magmamaximize ng kanyang potential. Marami pang team sa B-League at may mga nagsasabi na lumipat na lamang sa KBL ng Korea. Kung sa KBL ay wala pang open sa ngayon dahil ang Samsung Thunders na kumukuha noon ng forward position ay meron ng Pinoy import. Kaya kung sakali man ay next season pa ang possibility na siya ay makalipat ng Korean Basketball League. So si Carl Tamayo ay malaya ngayon at depende na lang sa kanyang kampo kung anong next step ang kanilang plano. Nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Carl Tamayo next week at doon na nga ang kanilang pag-uusap. So ang paglalaro sa abroad ay maganda kung ikaw ay mapunta sa tamang team. Isang team na kailangan ng iyong posisyon at ilalabas ang iyong potential. Sa ngayon ay walang nabanggit kung mayroong pag-transfer ng team katulad ng ginawa ng kampo ni Kai Soto. Well, we can say na isa pa rin kawalan si Carl Tamayo para sa Ryukyu and good para sa team na kanyang mapupuntahan. Ang best sa ngayon para kay Carl Tamayo ay makakapili ng mga options na best para sa kanya at gayon na rin sa kinabukasan.